Muli, isang magandang hapon sa bawat isa. Welcome to our Youth Bible Study, a ministry of Countryside Baptist Church. We're live in San Juan City. Unfortunately, this is a delayed broadcast. I know there will be some overlap on the afternoon service, but I will try. Muli, isang magandang hapon sa bawat isa. Welcome to our Youth Bible Study. Okay, ang broadcast, ang audio natin. Okay, no? So this will be quick, no? I will be finishing before 4 o'clock or preparation for afternoon service, no? At this is not intentional because mahirap din talaga mag-broadcast sa mall, no? I have a spot there, but however yung ambient noise ay hindi masyado maganda, so I need to look for a place. However, no, mahirap, so I took a grab as fast as possible and be here at home. So I'm here at San Juan City, and we are thankful to the Lord that He had been gracious to us in so many ways. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. I pray, Lord, for your guidance as we look into the passages of the scriptures, particularly in Galatians and some other Pauline texts. I pray, Lord, for your mercy and grace to us as we look into expositional preaching, that we may be responsible in receiving faithfully the word preached to us, that indeed this is the word of God, that we may also apply this to our respective personal and ministerial life. We thank you, Lord, for this day. Bless your people as we prepare for our afternoon service in a little while. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay. I'll be reading on Galatians. Siguro hindi na, no? Yung Galatians 6. I'll be starting with Galatians 6 regarding the issue of the other gospel. There'll be no other gospel according to Paul, because this gospel had been twisted by this false teachers roaming around the Galatian church. No, verse 6, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Okay? Na hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo. Ayan, yung mga panggulo, mga false teacher na nagnanais na baluktutin, twisting the gospel of Christ. Baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit na mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi sa inyo ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na hayaan siyang sumpain. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao, kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. So yan yung makikita natin. We thank the Lord for the reading of His Word. We go back to some of the reflection question. We're now on, I think, number 4. Whom are the Galatians deserting? What does this tell us about the consequences of hearing and embracing false teaching? So if we look back at verse 6, ikita po natin ang kasagutan. Namamangha siya sa napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling sa ebanghelyo. ESV Paul, I am astonished that you are so quickly deserting him. No, kayo lumisan, who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Yun ang nakakalungkot noon, at sa kapanahunan natin ngayon, may mga tumatalikod, no, kahit yung supposedly mga Kristiyano at nakakapakinig ng mga binaluktot na ebanghelyo. This twisting the gospel of the Lord Jesus Christ, which is not a gospel at all. They're not really gospels, no? Okay, Paul writes in verse 6 that Galatians are deserting him who called them in the grace of Christ. That is, they were deserting God himself. It's not actual the implication of deserting o yung paglisan sa ebanghelyo ay ang paglisan mismo sa Diyos. Deserting him who called them in the grace of
of Christ. That is, they are deserting God Himself. No, kapag ating linisan ang ebanghelyo ng salita ng Panginoon, ay atin ding linilisan ang siya na tumawag sa atin sa kaligtasan, na ang Diyos mismo. No, deserting the grace of Christ, the gospel of Christ, would mean deserting God Himself. Yan, medyo matindi ito. That teaches us that doctrine is not a mere academic. Take note, doctrine here is not just academic. Kasi minsan ginagawa natin academic. Yes, for preachers and pastors, no, you may enroll to a seminary. Maraming seminary dyan. I'm enrolled now at Grace Ministerial Academy. No, however, I have my other tasks in our in-house seminary, Baptist Ministerial Seminary, as the lead tutor of the seminary. I'm also enrolled at Faithful Baptist College for my Doctor of Theology. No, so these are not just academic, no, but this masasabi natin yung doctrina in a general sense sa mga mananampalataya ay hindi lang academic, no. Ngunit kailangan din ng magpursue ng mga preachers at pastors to have a training, no, to pastor the Church of Christ and to preach His Word. It's not mere academic nor intellectual matter. So yan, hindi dapat natin ini-equate yung Bible knowledge natin doon sa doktrina. Of course, may knowledge naman talaga sa doktrina, pero hindi siya talaga primarily academic and intellectual matter. Rather, to believe post-doctrine is to desert God. No? So, yung to believe on this post-doctrine na sinasabi dito ni Pablo sa verse 6, kita natin ay ang paglisan mismo sa Diyos. So, yung nakakalungkot doon. Kaya dapat mausisa tayo sa pag-aaral ng mga doktrina ng Diyos, whether that be of God or that is consistent to the gospel of Christ. No? It's very important that we could see the doctrine in its consistency with the gospel of Christ. So, napakahalaga niya, no? Kasi pag ito ay kumukontra doon, hindi ito totoong gospel. No, you are just deserting God. Linilisan mo. Yan ang pagkakandito, no? Sa verse 6. Sa pagkabilis ninyong iniwan, no? Iniwan. You have deserted not just the one that calls you, the Apostle Paul, no, even the gospel of Christ, but the God Himself, you have deserted. So, napaka matindi po niyan, no? Number 5, on whom does Paul pronounce a curse twice in verse 8 and 9? So, nakikita natin yung mga sumpa, na sumpain. What does this teach us about Paul's understanding of the gospel? So, Paul pronounce a curse to anyone who preaches a gospel other than the one Galatians received and believe in. So, yung tinanggap na doktrina, na gospel, yun lang dapat. And there's this irreducible minimum of the gospel in terms of the death, burial, resurrection, and ascension of the Lord Jesus Christ. Meaning the cross event is the gospel. And the good news is that the Lord had been risen on the third day. No? Hindi lang siya nanatiling namatay ngunit sa katlong araw na buhay nagmumuli upang mapakita ang tagumpay sa cross. No? In terms of his satisfaction or propitiation of God's wrath and covering of the sins of the world. No? Kaya nga ang sinumang manampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Magsisi ng kasalan manampalataya sa Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang humalili sa sanlibutan, sa sangkatauhan upang mapayapa ang Panginoong, ang Diyos Ama, no, sa kanyang puot sa kasalanan. This is the gospel of Christ, no? At kung anumang gospel yan, perhaps gospel of wealth, health, and prosperity. So this is not the gospel, no? Because the issue here is our judgment, is our eternal punishment. If you will not be in Christ, you will be dead eternally, no? Ikaw ay, you will be judged
no, by this hellfire. No, kung wala ka sa Panginoon, ikaw ay mapapahamak. Yan ang issue dyan. Hindi issue dyan yung kalusugan, yung kayamanan, at yung iyong pagyabong. No? Kung yan ang pinapangaral, tanggapin mo ang Panginoon upang yumaman ka, that's a twisting of the gospel. Tanggapin mo ang Panginoon, ikaw ay malulusog. Tanggapin mo ang Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng abundant life. No? Hindi rin consistent sa gospel yan because to follow Christ, it means to suffer for Christ. Tandaan natin yan. So very inconsistent yan doon sa mga sa health, wealth, prosperity, and self-esteem na tinatawag, no? Mamahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Because loving self is natural to, for a person. That's why it's not part of the imperatives of the Lord Jesus Christ himself, no? That love God, that's the first imperative, and love your neighbor as yourself. No, kinumpara. No, kung paano pangalagaan ang sarili mo, ganun din dapat ang pag-ibig mo sa kapwa. Pero hindi inutos na, ito'y utos na maging maibigin mo ang yung sarili. No, yung mga self-esteem na yan. O kaya yung, yan, yung wealth, yayaman ka mula sa kahirapan, no, ay ito'y hindi gospel, mga kapatid. No, hindi pinangako ang kayamanan, hindi pinangako ang kalusugan, hindi pinangako ang ano pamang material na bagay sa mundong ito, no, kundi ang buhay na walang hanggan, ang makapiling ang Panginoon. No, yan ang gospel. At kalinsabay nito ang buhay ng kabanalan. No? Hindi pa tayo umakyat sa langit, tayo ay may buhay ng kabanalan. Alright? Paul pronounced a curse to everyone who preaches gospel other than what the Galatians have received. Okay? This teaches us that Paul understands that there is one gospel and that the eternal consequence hang on whether we accept and proclaim this gospel. This is the reality now, the responsibility, whether we accept. Kaya nga dapat mayroon tayong masuring pag-aanalisa ng ating tinatanggap. No? Tayo mapagsuri katulad ng nasa Berea na isinuri nila kung totoo ngang nasa kasulatan ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Dapat magkaroon din tayo ng Berean mindset or attitude sa ating pagtanggap to the gospel in particular, to the word of God in general na makikita natin. No? Of course, not only for our salvation but also for our sanctification. No? Kung sa mga mananampalataya, ito at para sa ating pagpapaging banal. Ngunit sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito ay para sa kanilang pagpapawalang sala o pag-aaring ganap in terms of their justification. No? So, ang gospel, hindi lang siya para sa mga diligtas. Ngunit higit sa lahat, mas kailangan natin ng gospel, mga kapatid. Kung ikaw ay anak ng Diyos ngayon, ay kailangan mo ang gospel for your sanctification. Diyan tayo nabubuhay. No? That's the foundation. Of course, we will build our doctrines on this framework of the gospel of Christ. No, kasi yung gospel, it pertains to the person and the work of the Lord Jesus Christ. So napakalaking foundation na yan. No? And then we will build in our theology on that. Whether your doctrine is consistent or inconsistent to the gospel. To the person of Christ. No, to the work of Christ. To the deity of Christ. No? To the humanity of Christ, to the person of Christ. No? So, yun yung understanding ni Pablo dito. There's only one true gospel. And there's what we call eternal consequence on whether we accept or proclaim this gospel. Right? So, napakahalagang bagay niyan. Okay? Look back at verse 1, from whom does Paul derive his authority? Does this mean that everything Paul says is automatically true? No? So, yun yung makikita natin sa verse 8. No? Subalit, kahit kami, no? Sinama niya yung sarili niya. Dito, o isang anghel mula sa langit na mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba. Ibig sabihin, kung si Pablo nangaral ng ibang ebanghelyo na kanyang pinangaral, ibang version halimbawa ng gospel, no, hindi niya in-exclude yung sarili niya sa potential na to, no? Na iba, sa aming ipinangaral sa inyo, hayaan siyang sumpay. Okay, so let's look at the answer here. Okay, as verse 1 and 2 teaches, Paul derives his authority as an apostle of God. That's true, himself. Yet, as we see in verse 8, even Paul's own teaching isn't automatically true. It must
conform to the truth of the gospel. Dapat nga yung lahat nga ng katotohanan ito may consistency sa gospel. Yan ang importante. Is it consistent to the gospel? Meaning the person and the work of Christ, no? In terms of salvation, biblical redemption, etc., no? So hindi automatic yung pagka-apostol lang ni Pablo. Bagamat makikita natin, dapat ito ay consistent. It must conform to the truth. Okay? What does this say about the authority of pastors and elders today? Where does it come from? And how is that both similar to and different from Paul's authority? Of course, the authority of the apostle is foundational in a sense. Now, meaning they laid the foundation of the New Testament church in terms of the teaching, the doctrines, no? So all of this had been founded by the apostles. The pastor elders are now in the expansion of the church. They're responsible for shepherding the church. They're responsible for the oversight. They're responsible for the leadership of the church, no? So hindi na tayo foundational, no? That's why we don't call our pastors apostles, no? Because since they're foundational, at tapos na ang foundation, natapos na rin yung office of the apostleship. Now, what remains is the expansion in terms of these pastors, these executive resident officers, and then of course, we have also missionaries na mag-organize ng mga gawain sa mga lugar na wala pang ebanghelyo. So, yun yung nakikita natin. So, we could see this in a different perspective. Today, pastors, elders, authority comes from God's word. So, definitely, no? They should be heard and obeyed insofar as they faithfully teach God's word. So, the authority of the pastors and elders is emanating from the authority of the word itself. So, hindi siya office by itself or by the positional authority na tinatawag, but it's more on the authority that comes from the Word of God. Okay? So, yan. This is different from Paul's authority, as I was mentioned to you, which came from direct personal communication with God. So, he has a direct instruction from the Lord Jesus Christ, even the 12, and Apostle Paul and other apostles. Thus, Apostle Paul has a greater, broader authority than the pastors today. Definitely, because apostles are foundational offices, we are on the expansion. So, tayo ngayon ay nagbabatay sa pundasyon na tinayo ng mga apostol. At saan natin may kita yung pundasyon na yun? Through the doctrines of the apostles. And what we have now is a New Testament text or books or scriptures kung saan ito yung ini-equate natin as the doctrines of the apostles. So, dyan tayo ngayon nagbabatay. No? As a modern day church, makikita natin we have our elders, pastors, and bishops with us as part of this expansion of the church. No? Based on the work of the apostles. No? So definitely, Paul has a greater broader authority than the pastors today, but the authority is similar in terms of the office for teaching, no? With divine authority. So far as they faithful, they are faithful to the gospel, meaning consistent to God's word in general and gospel in particular. So yung teaching dapat consistent sa gospel in particular and the word of God in general. Ayan po yung makikita natin dyan. Okay. Because the authority of pastor's teaching is derived and subject of to God's word, pastors should make it an aim to faithfully proclaim God's word. So, how could you faithfully proclaim God's word? Through expositional preaching, expository preaching. That's the only a way we could faithfully proclaim, by looking at the text of the scriptures, by looking at its context, by looking at its historical background, by looking at grammatical pictures, by looking at genre, by looking at the word usage, and by looking at its parallel passage. Now, so this is known as the grammatico-historical approach of hermeneutics or Bible interpretation na ginagamit ng mga mangangaral upang ihanda ang kanilang mensahe.
That's why the central theme of the text should be the central theme of the message also. So, nagja-jive yan. So, we could arrive at that through expositional preaching. How should they do this? Now, generally speaking, pastors should preach through the books of the Bible, making sure the main point of the passage is the main point of the sermon. Yan, yan din yung sinabi ko kanina. Naunahan ko lang sila Mark Dever. Now, dapat yung main idea nitong text, yung buong context na yan, yun din yung main idea ng sermon. That way, God's Word sets the agenda for what a congregation learns and not the preacher. It's not the preacher that sets the agenda, ladies and gentlemen, but it's the Word of God itself. It's not just the resource of the message, but the Word of God is the source of the message. Take note, the Word of God is not just the resource of the message of the preaching, but the Word of God is the source. So magkaiba yan, mga kapatid. Kasi pag resource, titingnan mo lang kung ano yung meron sa Word of God, gagawa ka ng sarili mong doctrinal concepts, no? On that. But when you say that Word of God is the source, you're deriving the message directly from the Word of God. Yun yung makikita natin dyan. Alright? So yan, that's the way. God's Word set the agenda for what congregation learns, not the preacher. Okay, so it's not the preacher that sets the agenda. It's the Word of God itself. Drawing on the whole passage, summarize in your own words, what's wrong with the church in Galatia whom Paul holds responsible for this situation. No hint, there are maybe more than one responsible party for this. No? So, what's wrong with the church in Galatia is that Paul's teacher had preached a false gospel. Definitely, in fact, it's not a gospel at all. And the churches have begun to believe it. That's the problem. Because when they receive, no, dapat meron silang pananagutan sa kanilang tanggap na salita. Yan yung mga previous topic natin. No, tinanggap lang nila. At sila ay nalayo. Lumisan doon sa tunay na gospel. Who is responsible? Of course, both preachers, teachers, and every member who have heard the gospel, who has allowed them to spread this false teaching in the church. So, of course, primarily the preacher, and then ultimately the entire congregation who received. Kaya dapat maingat tayo sa pagtanggap ng mga pangangaral, mga kapatid. Na dapat we could see that this is really a faithful exposition of God's Word. So it's very important. Okay, based on Paul's teaching in this passage, who would you say is the responsible for what is taught in the local church? No? So, alam natin yan, both the church leader, whom we call pastors, bishop, and elders, and the congregation are responsible. No? Kung ang mga pastor, ang mga mangangaral, of course, Pastor Len, Pastor Randy, they have been diligent on their study as they preach the word. Soon, in a little while, Pastor Len will be preaching to us. I think that's already the yung ano ni Elijah, no? Prophet Elijah, yung ng kanyang pinakahuli, no? Prior to Prophet Elisha. Yun ay yung pinaka concluding part nung kay Prophet Elijah, no? So yan. So may mga we could draw out principles there, no? And of course the congregation who is responsible to ensure that the gospel or in particular and the word of God in general had been proclaimed in the church is our responsibility, mga kapatid. Yung pagkatuto na yan. Diligent study from the pastor. At the same time, diligent study also. Kailangan meron din tayong diligence on our receiving end. Not only the pastor on the transmitting end, no? Yan talaga, responsibility ng pastor. Pero sa atin, on the receiving end, dapat may pananagutan din tayo, mga kapatid, sa mga natanggap natin salita. Alright? What are some dangers of congregation entrusting their responsibility to their entire leaders? Yung pati yung pag-alam ng salita ng Diyos, hindi ka na nag-aaral, bahala ni si pastor mag-aral niyan, o parang ang technique na ngayon ay spoon feeding, no? Kung saan ko ano lang sinubo, yun lang ang nguyain natin. So dapat hindi ganoon yung maging mindset natin. Dapat magkaroon tayo ng dynamism on learning, mga kapatid.
no, na kung saan sabay-sabay tayong lumago. Kung ang pastor nangangaral, diligence, dapat tayo rin magkaroon ng diligence pag susumikap sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No, ano ba yung mga dangers nito? What problems might arise if a regular church member aren't exercising doctrinal discernment? No, yung wala, of course, wala siyang na-develop na doctrinal discernment dahil nga hindi niya natututunan ng husto yung mga natanggap niyang salita. Bahala na si pastor dito. In fact, ganyan ang sistema sa malaking church, mga kapatid, no? No, basta ang sa kanila panampalatayanan mo yung sinasampalatayanan ng church, period. Okay, the faith on the faith of the church. That's the problem, no? That's a blind faith, mga kapatid, dahil hindi mo inusisa na kung ito nga ay salita ng Diyos o hindi. No? Yan yung nagiging problema ngayon. Kaya wag natin iasa lang sa mga leaders ng church. Sa receiving end ng salita ng Diyos, dapat may pananagutan tayo. Ano ba yung, what does it mean? Ano ba, how does this apply to me now? Yan yung mga tanong dapat sagutin natin as we appropriate this to our personal and ministerial life. No? So the danger of congregation entrusting this responsibility to their leaders is that if leaders begin to astray doctrinally, yan. Pag inasa mo lang 100% yung pag-aaral sa leaders at ang mga leaders ay nagkaroon ng paghilis sa kanilang doktrina, the church won't have discernment. Hindi magkakaroon ng pag-unawa sa mga paghilis ng doktrina na sinisimula na ng mga leaders. Or practical mechanism for necessary correcting or silencing those who teach the gospel. Yung detection, mga kapatid, ng viral doctrines. Di ba nga, pag virus, no, may antivirus tayo, nadidetect yan. Dapat ganun din sa church. Kapag may mga maling doktrina, may mag-aalerto sa church. Oy, teka, iba yan ah. No? It is not consistent with the orthodox belief. It's not consistent to the gospel message. It's not consistent to the biblical theology where the church stand. No, dapat meron tayong alarma dyan. Alert, alert. No? False doctrine alert. Dapat ganun, mga kapatid. Okay. O, Pastor, yung finishing touch na ako. So, I won't be taking this much. No? No, ayan. Talagang medyo na ano lang eh, na sumabit yung ating schedule ngayon. No? Or practical mechanism, no, for silencing those who teach false doctrine. Another danger is that handing over doctrinal responsibility to the entire leadership is that the church will fail to grow. Dapat lahat tayo lumalago, kaya dapat meron tayong active yung ating reception ng isang doktrina. Ating inaaral pa rin ito. Bagamat sinabi na ni Pastor, this is the word of God, thus saith the Lord. Yes, it's true that the responsibility of the preacher, but for us, we need still to study this, no? In our lives, apply this in our lives. At ito yung maging personal doctrine natin. No? In doctrinal discernment and maturity as they ought to. Kaya pag ano, magagamitin natin yan in so many practical ways, no? Yung mga doctrinal discernment. Nade-develop kasi yan, mga kapatid. Naglumalago tayo sa ating doctrinal discernment and maturity. As we are being fed by the Word of God, we are responsible for what we receive as the gospel in particular and the word of God in general, makikita natin that and maturity as they ought to. So nagkakaroon ng paglago. Okay? What does exercising responsibility look like in practical terms for an average practical terms for the average church member? What are some ways that the members of your church exercise responsibility for what is taught? Ito, yung mga practical tips. Makinig tayo, mga kapatid, no? Mahalaga to. These are inputs, no? That we could learn into. For average church member, this response will look like this. Regularly growing in the knowledge of God's Word. Pagkaalam, no? Whether that be the passage, our devotional material, no? We go in through. Huwag tayong patsi-patsi, Brad, mga kapatid. I suggest ang ating devotion expositional din. Dapat dire-diretso. Katulad ng ginagawa natin sa morning devotion natin, isang expositional devotional teaching wherein iniisa-isa natin yung verse of the scriptures. Hindi natin tinatantanan niya, mga kapatid. Tingin ko mas magandang ganun kasi yung topic, meron kang isang text, tapos panibagong text, medyo sabog yun, mga kapatid, yung ganung approach. So dapat we should approach this systematically also.
No, start a book, mga kapatid. You could start in Gospel of John perhaps, or Gospel of Mark, or 1st, 2nd, 3rd John, the letters. No, wag muna kayo mag-revelation, mga kapatid. Pag nag-aaral kayo, revelation, saka na yan, eschatology pa yan eh. No, magsimula tayo sa Gospels, and then the letters of Paul. No? Etc. No? So wala naman talagang ano diyan masasabi na automatic way, no? Of course, that's the first one, no? You're growing in the knowledge of God. God's word is very important manifestation that we are responsible really from what we are receiving. Okay? Secondly, praying for the faithfulness of those who teach. Ayan. Pag-pray natin si Pastor Lem, Pastor Randy, even me on my Sunday school and youth devotion that we become faithful, no? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos at faithful din namin matransmit sa inyo mga kapatid. So napakahalaga niyan. No, panalangin niyo kami kasi we really are encouraged by your prayers, no, most especially our leadership, Pastor Randy and Pastor Lem, who have been shepherding for us, no? We have this oversight, no, feeding the flock or shepherding the flock. So praying for those for the faithfulness of those who teach, encouraging and investing in training of future pastors and elders. Yan. Halaga to, kaya yung people natin, no? So, sino ba bang yung people? Mati, no? Ayan, kung gusto mong magpa-train, napakadami nating materials dyan. We could also train you personally. Ayan, o yung ibang mga young people dyan na kalalakihan. Now, if you have desire to be trained, no, we have our seminary, Baptist Ministerial Seminary. No, perhaps, when you graduate, you're able already to pastor a church or establish a new work. No? Ayan. So, yan. Ginagawa ng church yan, mga kapatid. In our little way, we have this online ministry. We have the seminary. We have the teaching, preaching ministry. No? So, we are in fact investing for the training of future pastor whom God will call sooner or later. Ayan. Napahalagang bagay yan. Humbly asking questions when you don't understand something or when it seems as though a teacher has said something out of accord. Yan. Mag-bat in kayo, katulad sa Sunday school, no? Mag-bat in kayo sa brother Ed, mukhang may problema yung sinabi mo or something you could clarify, no? Or even to Pastor Lem or Pastor Randy, if you have some clarification, you could ask them question with, of course, with respect. Siyempre, hindi pwede yung arrogant spirit on asking, no? Kahit na obvious yung kamalian ng pastor, no, hindi dapat natin ina-approach ng gano'n. Kundi in humility pa rin, you could ask, clarify. And I know some of you are doing that. No? I thank the Lord for that. No? When there are some clarification, you ask me personally or perhaps during the question and answer in our Sunday school. No? So there are some questions that needs to be clarified. So I really appreciate those things. Okay? Though a teacher has said something out of accord. So nangyayari yan kasi nga, hindi naman perfect yung preacher eh. Now we're still in depravity, we're partially redeemed in a sense. But partially redeemed kasi hindi pa tayo totally redeemed, wala pa yung ating glorification. So may mga kakulangan pa rin sa atin, kahit na yung mental faculties natin, the way we communicate the truth, no, the way we express, no, these are still limited, no? There are some limitation. Okay, so yan yung mga pointers natin, no? So humbly asking question, when necessary, working together with the whole church to correct those teachers who are insignificant error, lalo na yung mga false teacher, pwede natin i-correct yan. No? We could be actively, the church could be actively participating on correcting those people. No? So yan yung mga manifestation. Alright? Dalawa na lang, pero hindi iiwan ko na tong question na to sa inyo. Okay, so I don't have much time, no? So I thank the Lord for this. Iiwan ko na to. Mga ano na lang naman to eh. Mga questions na lang yan. Lord willing, next week we'll be having week 3. The point of preaching, what makes a good sermon good? Ayan. So ito yung mga classification, no? At least pag nakikinig ta kay Pastor Randy at kay Pastor Lem, meron na tayo agad mga kahit papaano mga checklist. Ayan. So, meron ng anticipation sa atin. This is not actually to
para tayong mga judge, no? Para tayong hindi ganun, guys, no? Hindi ganun. We're not into that mindset, but only to prepare us. We already have the checklist of these preachings, of this yung mga preaching points of preaching that makes good sermon good. At least may mga idea na tayo niyan, may outline na sa utak natin. Ang kagandahan nito, mas may reception sa atin yung katotohanan. Mas nahahadlangan natin yung mga balakid na yan, no? Sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos. Kasi alam naman natin, diligent ang mga pastor natin eh. No, they've been studying through week per week, no, the sermon exposition, no? We have materials, no? In fact, they are the theologian of the church. I would say that, no? The leaders of the church should be the theologian of the church. And in fact, all of us are theologians, no, into some aspect because we are studying God. No? Dapat maging responsible tayo. And this week 3 will teach us some of these points, preaching points that would make a good sermon. This is not actually to tell us how to make a good sermon, but in a way, on the receiving end, we will know what are the points of this sermon. Alright? So maganda yan. Maganda yung topic natin, Lord willing, by next Sunday. Okay? For our youth Bible study. So we thank the Lord. I need to end it now because I know Pastor Lem will be broadcasting soon. We thank the Lord for this time. Alright? Let's close in a word of prayer. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Thank you for sustaining us. I pray, Lord, for your grace and mercy as we continue on our study that we become more responsible in receiving your word in general and your gospel in particular for our sanctification and for the edification of the believers as well as salvation of those who have not known the Lord Jesus Christ. Help us, Lord, to be more responsible. Help us, Lord, to have this mindset that is ready to study your word, and that we could pray also for the leaders of the church. We could participate in terms of our doctrinal discernment in some aspects of our ministry, so that we could protect ourselves to those who will teach the false gospel. Help us, Lord. Be gracious to us. Be merciful to us. Prepare us for our afternoon service as Pastor Lem will be preaching in few seconds. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so marami pong salamat and God bless us all. I know Pastor Lem is already uploading video, so God bless us all. See you this Thursday. We have our midweek service and next Sunday. But now I know Pastor Lem would be already online by this time. God bless us all.